Mabilis na proseso ang pag-alis ng bansa ni Narisha Latonya Bridget. Ngayon, nasa Ninoy Aquino International Airport na sila. Mommy, mag-iingat po kayo dun. Si Rachel po, ikaw nang bahala sa kanya. Si Maricar na naiiyak habang nakipagbeso na sa matanda. No worries, Maricar. I can take care of Rachel. Asuran si Doña Bridget. Mommy, wag ka na po mag-arala sa akin. I'm okay. Need ko lang ng new environment para sa amin ng baby ko. Dumalo na lang po kayo kapag may time. Daddy Armando, take care of Mommy. Kuya Edward, Daddy Sander, aalis na po kami. Paalam ni Rachel, ngumiti siya sa mga ito at nakipagbeso. Ilang saglit pa, pumasok na sila sa departure area. Samantala, pauwi na rin si Maricar, Armando, Sander at Edward. Nang masulipan sila si Nathan, tumatakbo sa lobby ng airport at mukhang mahinahanap. Nagkatinginan sila at naglakad papunta sa direksyon ni Nathan. Kung pumunta ka dito para pigilan ang pag-alis ng kapatid ko, huli ka na dude, nakaalis na sila. Si Edward na diretso nakatingin sa miserableng kaibigan. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon, Nathan. This is not the right time na ipagpatuloy ang pag-iibigan ninyo ng anak ko. Kung mahal mo si Rachel, palayain mo na siya. Sabat naman ni Sander at tinapik pa ito sa balikat. Nagtagi sa mga bagang niya at tuminga ng malalim, saka humarap kay Maricar. Tita Maricar, I'm sorry po talaga sa lahat ng mga nasabi ko sa inyo at kay Rachel. Marami lang po talaga akong problema ngayon at nadala lang po ako sa pinakitang photos ni Mommy. Nakuha sa coffee shop. Nagpadalos-dalos po ako. Nahihirapang paghingi niya ng paumanhin. Nathan, sumama ka sa amin. Gusto kitang makausap. Hindi ko nalilinisin pa ang sarili ko sa'yo. Pero ang sakto mo si Rachel dahil sa mga paratang na walang basihan, hindi ko mapapalampas yun. Maraming saba ni Maricar at nagpatiuna na sa paglalakad. Napasunod naman ang mga lalaki sa kanya at nagkanya-kanyang sakay sa dalang sasakyan. Kung ano man ang sinabi ng mommy mo tungkol sa akin, wala na akong pakialam dun. Hindi ko lang maintindihan bakit sinabi mo pa na magpapakasal sana ang mommy mo at daddy mo kung hindi lang dahil sa amin ang anak ko. Si Armando bang pinakilalang daddy mo ni Valen? Nakakunot ang noong tanong niya rito. Armando Parker daw po ang daddy ko. Ang sabi ni mommy na mag-away kami at kayo daw po ang dahilan kung bakit di natuloy ang pagpapakasal nila. Sinalubong ni Nathan ang mga titig ni Maricar. Napailing si Maricar at tinignan si Nathan. Sinungaling talaga ang mommy mo. Sinungaling talaga ang mommy mo. Kahit kailan di siya nagalaw ni Armando at ang pagkakaroon nila ng relasyon dati ng mommy mo, parandalian lang dahil naka-fix marriage siya talaga ang mommy mo sa totoong daddy mo. Si Armando gusto yung gamitin dati para hindi matuloy ang kasal nila ni Jacob Torres, ang totoo mong ama. Wala akong karapatang sabihin ng katotohanan. Makaganti man lamang kay Valen. Gumalaw ang panga ni Nathan. Anong ibig ninyong sabihin, Tita Maricar? Hindi si Armando Parker ang totoo kong ama? Naguguluhang tanong niya. Hindi ako ang totoo mong ama, Nathan, dahil kahit kailan di ko nagalaw ang mami mo noon. Biglang sumulpot si Armando sa likuran nila. Naputol ang pag-uusap nila na may tumunog na phone. Sagutin mo, Nathan. Baka ang mami mong sinungaling ang tumatawag. Umuwi ka na at pilitin mo magsabi ng totoo ang mami mo. Nagtanim pa naman siya ng galit kay Armando Parker nang malaman nito na siya ang ama. Ngunit nagsinungaling pa lang mami niya. Nasaan ka, Nathan? Umuwi ka na ngayon din at magpag-uusapan tayo. Bungad agad ang mami niya ng sagutin ng phone niya. Talagang mag-uusap tayo, mami, at magpapaliwanag ka sa akin ng totoong pagkatao ko. Galit na sagot niya at pinatay ng linya. Halos pali pa rin niya ang sasakyan para makarating kaagad sa bahay nila. Sobrang naghihimagsik talagang kalooban niya sa mga nalaman. Nang makapasok siya sa bahay nila, bumaba siya ng kotse at tinanag-abala pa na ipark ng maayos ang sasakyan niya. Nang bumungad siya sa living room, nakarinig siya ng pagtatalo. Hindi mo makukuha ang anak ko, Jacob. Kaya kung maaari, umalis ka na bago ka pa niya maabutan dito. Gigil na gigil ang mami niya habang pinagtatabuyan si Jacob. Huwag mo kung pakikialaman, Valen. Matagal na panahon na kitang pinagbigyan. Ngayon, dapat nang malaman ni Nathan na ako ang totoo niyang ama. Baka nakakalimutan mo, Valen. Hindi pa kayo bayad sa pagkakautang niyo sa pamilya namin. Hindi kita pinakikialaman sa mahabang panahon ng malaman kong nabuntis kita. Kaya huwag kang umasa na akala mo kung sino ka. Nahinahang sagot ni Jacob. Pwede ba, Jacob Torres? Get out of my house. Wala kang anak sa akin. Wala. Kaya leave me alone. Sigaw nito. Huwag mo akong gagalitin. At baka daanin ko sa dahasang lahat, Valen. Kilala mo ako kaya wag na wag mo akong gagalitin. Mabuti na lang pala, hindi natuloy ang kasal natin. Dahil kung ikaw pa nakatuluyan ko, naging miserable ang buhay ko kasama ka. Napapailing na tunan ni Jacob. Mommy, explain everything. Halos hindi maihakbang ni Nathan ang paa sa kinaroroonan ng dalawa. Namutla si Valen na makita si Nathan sa hamba ng pintuan.
Kanina ka pa dyan? Halos pabulong na tanong nito sa anak. Dinig ko ang lahat, Mommy. Magsisinungaling ka pa ba? Kinausap din ako ni Tita Maricar, Tito Armando. Si Armando Parker ang sinabi mong ama mo. Sinungaling ka, Mommy. Kahit kailan ang unfair mo sa akin. Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ninyo dahil ba sa kanya? Tinignan ni Nathan si Jacob Torres, na ngayon ay nakatayo at nakatingin din sa kanya. Hindi makasagot si Valen. Para siyang napipi dahil ibubuka niya lamang bibig tapos ititikom ulit. Valen, ano? Magsalita ka. Untag ni Jacob. Wala akong sasabihin. Ikaw, Nathan, tumigil ka. Tinitigan niya ng matalim si Nathan. Mommy, ano ba? Bakit ang laki ng galit mo sa akin? Kahit kailan ba hindi mo ako tinuring na anak? Dahil ba galit ka sa totoo kong ama? Ano? Kahit hindi ka pa magsalita, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan, Mommy. Kaya huwag mo nang hintayin na ako ang kusang aalis sa poder mo. Naghuhurumintado na ang puso niya. Nathan, anak, ako ang totoo mong ama. Patawarin mo ako kung ngayon lamang kita pinuntahan. Ayoko lang naguluhin pa kayo dahil binantaan ako ng mommy mo dati na ipapalaglag ka niya. Oras na lumapit ako sa kanya at magpapakamatay siya kapag guguluhin ko pa kayo. Natakot ako that time na totohanin niya ang banta niya. Paliwanag ni Jacob. Tumigil ka, Jacob. Umalis ka na. Sigaw ni Valen. Nandito na ako, Valen. At kailangan ng malaman ni Nathan lahat ng totoo sa pagkatao niya. Kaya ikaw, huwag ka na magmatigas pa. Galit na rin si Jacob. Umalis si Nathan sa poder ng mommy niya. Hindi rin siya sumama sa daddy niya. Doon siya tumira sa condo unit niya na bigay noon ng lolo niya. Ang tanging naging kakampi niya, wala na magkaisip siya, ngunit namatay ito dahil natake sa sakit sa puso. Simula noon, wala na siya naging kakampi pa sa bahay nila. Hindi naman siya sinukuan ng ama. Halos araw-araw siyang kinukumbinsin ng daddy niya na tumira sa mansyon nila dahil wala namang nakatira doon, kundi ang caretaker lamang nila. Ngunit palagi niya itong tinatanggihan. Anak, hayaan mo makabawi ako sa iyo, kami ng pamilya ko. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataong ito. Nathan, please, give us a chance. Gusto kang makita ng granny mo. At ngayon natapos ka na sa pag-aaral, gusto niyang ikaw ang mamahala sa mga negosyo niya dito sa Pilipinas. Anak, matanda na kami at walang ibang mamahala sa negosyo ng ari-arian natin kundi ikaw lamang. Mataas na pahayag ni Jacob Torres. Mabubuhay ako sa sarili kong sikap. Hindi ko kailangan ng kayamanan ninyo. Madalimang anyong sagot niya. I know, but you belong to us. Kaya sana bigyan mo kami ng chance na makasama ka. Pagsusumamo nito. Dad, hayaan niyo na muna ako mag-isip. Sobrang bilis ng mga pangyayari. I wanted to be alone, and I want to fix myself first. I am fucked up. I'm a mess. I'm willing to help you whatever your problem is, son. Ano pa't naging daddy mo ako? Ayaw mo bang tulungan kita? Paano mo makukuha muli ang babaeng mahal mo kung tatanggihan mo ako? Bumuntong hininga si Jacob. Desperado na siyang mapapayag ang anak sa gusto niya. At tanging si Rachel lang ang paraan na alam niya para mapapayag ito. Alam niya ang lahat na nangyayari sa anak dahil may pinababantay siya rito. At araw-araw niya ito nakikita kahit malayo siya. Walang hindi magagawa kapag may pera. Lahat ng imposible magiging posible. Napaangat ang tingin si Nathan at tumingin sa kanyang ama. Tutulungan kitang mapalapit muli sa babaeng mahal mo kung papayag ka sa gusto ko. Anong alam mo sa buhay ko? You don't know what I'm going through. Kung ganyan lang sana kadali. Gumalaw ang panganiya dahil sa irita. Don't underestimate your father, son. I know what's happening in your life. Simula bata ka hanggang ngayon. And I can do whatever you want. Makita lang kita maging masaya. Kung si Rachel De Jesus lang magpapaligaya sa'yo, then let it be. Maotoridad na sagot niya. Paano niya nalaman ang tungkol sa amin ni Rachel? Bulong niya sa isip. Desperado na rin siya makita muli si Rachel at tama ang daddy niya. Yun lang ang paraan para mapadali ang binabalak nitong makita ang babaeng dahilan ng pagkabagot at pagkamiserable niya. Then let's call it a deal. Seryosong sagot niya. Then pack your things up. Let's go home. Kailangan sa mansyon ka tumira kasama ko. Hindi pa dumarating ang granny mo. Kapag nasa poder ka na namin, you can do whatever you do, son. Mas madali mo makukuha si Rachel. As for now, ituturo ko muna sa iyong lahat ng pasikot-sikot sa business world. You need to go on top bago mo balikan si Rachel. Pangungumbinsi pa niya sa anak. Napaisip si Nathan. Wala naman siya magagawa at tama ang ama niya. Mas madali ang buhay niya kapag nasa poder siya ng mga ito. Gagawin niyang lahat makita at makasama lamang muli si Rachel. Samantalang ang planong fixed marriage nila ni Casey ay hindi na natuloy pa dahil na rin kay Jacob Torres. Malaki pala ang share nito sa kumpanya ng mga magulang ni Casey. Kaya tinakot niya itong i-pull out ang shares niya kapag pinagpatuloy pang fixed marriage ni Nathan at Casey
na si Valen ang may pakana. Binayaran ni Jacob ang pagkakautang ni Valen sa mga ito, kapalit ang kalayaan ni Nathan sa poder niya. Lahat inayos sa Jacob para hindi naman problema pa ang anak niya. Ito ang tatandaan mo, Valen. Oras na mabaon ka pa sa utang, bahala ka na sa buhay mo. Dahil sa oras na yan, wala na akong pakialam sa'yo. Nasa akin ang anak ko. Kaya wag mo na siyang guguluhin pa. Kung ayaw mo magka-problema tayong dalawa. Banta ni Jacob at iniwang nang gagalaita sa galit si Valen. Bisit ka talaga, Torres. Walang hiya ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Gigil na sigaw niya at nagwala sa living room. Mom, stop! What's going on here? Lumapit sila sa mommy niya. Isa ka rin. Puro problema na lamang ang dala niya sa akin. Saan ka na naman ba nagpunta at ngayon ka lamang nakauwi? Bakit di ka magpirmi sa asyenda? Palaguin mo ang asyenda dahil yun lamang ang meron tayo. Pabagsak na ang kumpanya natin dito. Nanlilisik na hinarap niya ang anak. No way, Mom. Sinita ng pahawakan niyo sa asyenda. Ayokong tumira sa boring na province. I want to be here in the city, Mom. Umiiling na sagot niya. Huwag mo nang asahan pa ang kuya mo dahil sumama na siya sa daddy niya. Ikaw, bakit di ka rin doon sa daddy mo para wala na akong poproblemahin pa? Iwan niyo na lang ako dito. Umiiyak na tulad niya. Napakunot ang noon niya at tinignan ang mommy niya. Umalis na si Nathan. Papaano yun, Mom? Hindi ko kayang manirahan sa province. Napasabunot siya sa buhok. Wala kang choice. Kung ayaw mong patakbuhin ang asyenda natin, umalis ka na rin sa poder ko. Ayoko ng batugan sa pamamahay ko. Singhal niya at iniwan na ito. Damn! Bakit ba kasi hindi dinamihan ng anak? Ako tuloy na yun ang naiipit. Pabulong-bulong pang reklamo niya. Where is Nathan? Biglang sumulpot si Casey sa harapan niya. Oh, pretty baby! You're here! Nakangising hinarap niya ito. I'm asking you, where is Nathan? Ulit niya habang nakatingin dito ng masama. Hinila siya nilan sa braso at nilan sa may sofa. Hey, bakit ka ba nanghihila? Hindi ikaw ang pinunta ko dito. Can you please stay away from me? Baby, Nathan is nowhere. I'm here. Nilapit niya ang mukha dito. Lance, ano ba? Lumayo ka nga sa akin? Sigaw niya ang ulit mas lalong inilapit ni Lance sa mukha kay Casey. You know what? I am better than my brother. I assure you, I will make you moan every day, baby. Kinabig ni Lance ang batok ni Casey at sinibasib ng halik sa labi. Dahil sa gulat ay hindi nakareact si Casey. Naramdaman na lang niya ang mainit na halik ni Lance sa pababa na sa leeg niya. Nanlalamig at nanghihina ang mga tuhod niya sa presensya nito. Hate na hate niya si Lance dahil sa kayabangan at kapreskohan nito. Ibang-iba kay Nathan na seryoso at gentleman sa kanya. You like it, baby? Let's go to my room. Ayaw ni Lance sa kanya kaya bumalik ang ulirat niya at asampal niya ito ng malakas sa pisngi. Bastos! Sabay walk out nito. Mabilis na nakaalis si Casey sa harapan niya. Napapailing na lamang na napatayo si Lance at tumungo sa salid niya. Pakipot, magiging akin ka rin, Casey. I am sure of that. Napapangiting sambit niya. Hindi naging madali ang pagbubuntis ni Rachel. Sobrang nahirapan siya dahil naging maselan siya sa lahat ng bagay, tulad ng pagkain, amoy, mga decoration sa paligid at sa taong nakakahalubilo niya. Naging moody, irritable at lonely din siya. Ang tanging kinakausap niya lamang ngayon ay si Doña Bridget. Lalabas lang siya kapag kakain. Minsan nga ayaw pa niyang lumabas ng silid niya. Malaki ng tiyan niya at ilang buwan na lamang ay manganganak na siya. Araw at gabi siyang umiiyak. Hanggang ngayon di pa rin siya makaget over. Ang tayong pinagkakabalahan niya ay pagkuha ng mga video sa lahat ng routine ng pagbubuntis niya. Gusto niyang may remembrance siya habang lumalaki ang tiyan niya. At hanggang manganak siya, kukuhanan niya ito ng video for her special collection. Natigil siya sa pagmumuni-muni nang marinig na pumasok ang granny niya. Come on, apo. Kailangan maglakad-lakad ka rin paminsan-minsan para hindi ka mahirapan sa panganganak. Hindi ka ba nababagot dito sa kwarto mo? Mamita, I am tired going out. Lagi akong inaantok. Para ako nalalanta kapag umaga. Almost 6 months na antiyan ko pero bakit parang hindi pa rin tapos ang paglilihi at ang morning sickness ko? Nakangusong tanong niya. Nakalimutan mo na ba ang sabi ng ubigayni mo? Hindi daw pare-pareho ang pagbubuntis. Meron nga raw iba na kahit kabuwanan nila ay naglilihi pa rin. Ang mabuti pa maligo ka na at ang makagana na tayo. Inalalayan niya si Rachel para makaupo at makasandig sa headboard ng kama. Mamita, kailangan ba talaga? Baka mapagod kami ni baby. Hinaplos niya ang may kalakihan niyang tiyan. Baby, huwag mong pahihirapan si mommy kapag lalabas ka na ha? Kausap niya rito. Naiiyak talaga siya kapag hinahaplos ang tiyan niya. Naaawa siya sa baby niya. Lalaking walang kikilalanin na ama.
Bumuntong hininga siya para ma-relax muling sarili. Nang mapansin ni Doña Bridget ang kumikisap ng mga mata ng apo dahil sa nagbabadyang mga luha, inagaw niya ang atensyon nito. Apo, alam mo bang may kasabihan? Kapag malungkot ang mommy habang nagbubuntis, magiging busangot si baby paglabas. Ayaw mo naman siguro mangyari yon, hindi ba? Mamita naman eh. Hindi naman po ako malungkot. Masaya kaya ako. Siya, magbihis ka na rin doon at nang makaalis na nga tayo. Mas mabuti pa nga na gumala kami ni baby para makalanghap kami ng sariwang hangin. Tumayo siya at kumuha ng damit sa cabinet niya. That's my apo. Dapat happy lang. At bakit kaya hindi na lang tayo mag-shopping ng mga damit ni baby? Excited na ako lumabas si baby natin, apo. Masiglang sumit ni Doña Bridget at sinulapan ang tiyan niya. Mamita, hindi man natin alam ang gender ni baby. Baka magkamali tayo ng bili. Wika niya at nagtungo na sa bathroom. Walang nagawa si Doña Bridget kundi lumabas na lang ng silid nito na napapailing. Sungit talaga ng apo niya. Ngunit pilit na lang niya itong iniintindi dahil hindi madali ang pinagdadaan nito sa pinagbubuntis na walang asawa. Kakay, magbihis ka at aalis tayo. Sabi niya na makita si Yaya Kakay sa may sala habang natatawang nanonood ng telebisyon. San tayo, Doña Bridget? Sa wakas, makakalabas na rin ako. Masayang tumayo siya at pinatay niya kaagad ang TV. Igagala natin ang apo ko. Punta tayo sa park malapit dito sa subdivision at sa labas na rin tayo kakain ng lunch. Today is Sunday kaya let's take a break. Natuwa si Doña Bridget sa naging reaksyon ni Yaya Kakay. Matagal na rin itong naninilbihan sa kanila. Yaya ito ni Maricar. Hindi na nga ito nakapag-asawa dahil sa paninilbihan sa kanila. Masarap ang simoy ng hangin sa park. Winter kaya masarap sa pakiramdam ang panahon. Hindi mainit at katamtamang lamig lamang ay yumayakap sa kanilang katawan. Malalaki ang puno sa park at sobrang linis ng kapaligiran. May mga bata nagtatakbuhan habang naghahabulan. May mga couples sila magkakahawak ang kamay na naglalakad na nagpangawi kay Rachel. Naalala tuloy niya si Nathan. Bumuntong hininga siya para gumaan ang pakiramdam niya. Nagsisimula na naman siyang mag-self-pity kaya bago maging malungkot ang araw niya, ay tumayo na siya at nagsimula ulit maglibot sa park. Apo, dito na muna ako ha? Sumikit yata ang tuhod ko sa kakalakad natin. Si Yaya Kakay mo lang kasama mo maglakad at mag-ikot. Dito ka na. Lang kayo iintayin. Wika niyang hinihilot pa ang tuhod. Ang mabuti pa mamita, umuwi na lang tayo para makapagpahinga ka na. Nag-aalala lang sambit niya. Apo, wag mo akong problemahin. Okay lamang ako. Pahinga lang ako saglit. Sige mamita, pero si Yaya Kakay maiwan sa'yo. Di naman ako lalayo dito basta okay ka lang mamita? Tanong niya ulit at nagdadalawang isip kung iiwan ito. Yes apo, no worries. Nakangiting sagot niya. Bridget, is that you? Isang matandang babae na kasing edad ni Doña Bridget ang nakangiting nakatingin sa kanila. Bae, is that you too? Napatayo ito at nilapitan ng magandang babae. Para sila mga teenager na nagbesa at nagyakapan. It's me, Besh. My God, you look gorgeous as always. Where is Maricar anyway? Nakangiting salulyapan niya si Rachel. Nasa Pinas. She is taking care of our business there. What about you? Hindi ba't nasa California ka with your family? By the way, this is my apo, si Rachel. Hinila niya ito para umupo sa couch na malapit sa kanila. Hello po. Glad to meet you po, madam. Ang ganda ng name mo. And it sounds familiar to me. Rachel smiled sweetly. Don't call me madam. Granny na lang. Ang ganda mo, iha. Kung hindi ka lang buntis, baka bagay na bagay kayo ng apo ko. Nakangiti niyang saad. Ngumiti na lamang siya ng tipid. Dito po muna kayo, ha? Mabuti't nagkita kayo dito. Punta lang po ako sa unahan. Kukuha ko ng video. Paalam niya sa mga ito. Sige, apo. Enjoy! Sagot ng mamita niya. Tumalikod na siya at tinayaan na makapagkwentuhan ng dalawang matanda. What a small world for the both of them. I wish I would have one true friend also. Bulong niya sa isip. Isinukbit niya sa leeg ang dalang video recorder at nagsimula ng kumuha ng video sa paligid. Nilibot niya ang tingin at nakita niya si Yaya Kakay. Alam na alam sa pakikipaglaro sa isang batang babae na sobrang cute. Kaya lumapit siya dito. Yaya Kakay? Sino siya? Rachel, halika! Hindi ko rin alam kung kanino anak to. Nakita ko lang dito sa park na mag-isa naglalakad kaya nilapitan ko na at di naman humiwalay sa akin. Sagot nito. Binalingan niya ang bata at nginitian. Hi, sweetie. What's your name? Where is your mom? Tanong niya. I'm Alice. I have no mom at all. Sagot ng bata at biglang lumungkot ang mukha nito. I am sorry to hear that. But who is with you? Malambing na tanong niya. Nahabag siya sa bata. I'm with my yaya.
but she is nowhere to be found. I'm scared. Naiiyak na at naplos ang buhok niya. Don't cry, baby, ha? Don't cry na. Cause you know, Rachel, dumudugo na yata yung ilong ko sa batang to. Kanina pa ako nahihirapan na mag-English dito eh. Si Yaya Kakay haba napapakamot sa ulo. Yaya Kakay, alam ko naman po magsalita ng Tagalog. Sagot ng bata haba nakangiti. Ha? Diyos me, yung bata ka? Kanina pa nga ako nahihirapan sa'yo eh, alam mo naman pala. Nanggigigil na turan niya. Alice, Diyos ko na bata ka. Kanina pa ako ikot ng ikot dito. Papunta na rito ang daddy mo. Isang namumutlang babae ang lumapit sa kanila. Ikaw ba ang yaya niya, kabayan? Naku, saan ka galing? Bakit nahiwalay siya sa'yo? Binalingan ni Yaya Kakay ang babae. Salamat talaga't nakita mong alaga ko. Eh bumili lang naman ako ng sugar candy pero nawala na lang siya bigla. Nanginginig na sabi niya. Yaya, I'm sorry. I made you worry. Hindi na po mauulit. Yaya Kakay, salamat po sa pag-accompany sa akin. At sa'yo, Miss Pretty Preggy. Malambing na sabi ng bata. Next time, sweetie, don't walk if you're alone. Kawawa si yaya mo. Namumutla na sa takot. Gusto mo ba na pagalitan siya ng daddy mo? Ginulong ni Rachel ang buhok ng bata. Opo, hindi na po mauulit. Bye po, my dad is here na. Daddy! Tumakbo ang bata sa matangkad at gwapong lalaki. Sinundan ni Rachel ang tingin na mag-ama. Si Nathan kaya, ganyan din ba kagiliw sa anak niya? Natanong niya sa sarili. At tingin na mamalayang may luha na pala na pumatak sa pisngi niya. Nagmamadali namang sumunod ang yaya ng bata sa mag-ama. Rachel, umiiyak ka ba? Nag-aano lang tanong ni Yaya Kakay. Po, hindi po. Sige na, balik na po tayo kay mamita. Mabilis na pinahid niya ang luha at nagpatiyo na ng maglakad. Nathan, I hate you. Really? Bulong niya sa isip. Nagdurugo ang puso niya dahil hindi maramdaman ng anak niya ang pagmamahal ng isang ama. After long years, bumalik sila ng Pilipinas. Mataas na rin ang panahon ng pamamalagi nila sa ibang bansa, kaya nagpa siya si Doña Bridget na bumalik na sa sariling bayan. Walang nagawa si Rachel kundi pagbigyan ng mamita niya. Mas mananamlam din sa Pilipinas na siya mamalagi dahil matanda na rin ang mamita niya at lumalaki na rin si Sean, ang anak niya. Lalong lumilikot, di na kayang bantayan pa ni Yaya Kakay dahil madalas na itong sumpungin ang rayuman nito. Lagi din niyang kinukumbinsin ang Daddy Sander niya na siya na ang mamahala sa ospital na pagmamayari nila kapag makabalik na siya ng Pilipinas dahil si Rachel De Jesus ay isa ng ganap na orthopedic surgeon. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa ibang bansa matapos niyang ipinanganak si Nathaniel Axel. Sinuportan siya ni Doña Bridget sa lahat ng gusto niya, kaya ngayon na makauwi sila nagtrabaho agad siya sa De Jesus Doctors Hospital. Kilala ang ospital na ito sa buong Pilipinas dahil maganda ang serbisyo nila at magagaling pa mga doktor na nakabase dito. Nasa lobby sila ng ospital dahil time na para maglibot sa check-up ng patient sa araw-araw na iyon. Kasama niya ang nurse na may pagkamadaldal. Dok, alam mo ba may gwapong patient sa room 143? Ang gwapo sana kaso masungit. Sabi ni Ali, ang nurse na kasama niya. Talaga? Lagi naman may mga gwapong patient natin dito ah. Sagot niya habang naglalakad sila. Iba siya, Dok. Promise. Ganun? Nangangamoy love life ka na niya na. Tokso niya rito. Kahit ilang months pa sila magkasama ni Ali, magaan ang loob niya dito at isa kasi si Ali sa pinagkakatiwalaan ng daddy niya. Hindi ko siya type, Dok. Ayoko sa mga masusungit. Sagot naman ni Ali. Natawa siya sa sinabi nito. Pumasok sila sa isang room. Good morning, Mr. Redford. How was your sprain? Tanong niya sa isang lalaking patient. May sprain ito dahil sa paglalaro ng soccer. Napuruhan ang paa niya. Still, my ankle is swelling but not the same like yesterday. He answered while smiling. Okay, compress the area of elastic bandage until the swelling stop. Sagot niya habang tinitingnan ang maga sa bukong-bukong nito. Si Mr. Redford ay isang foreigner na nagbabakasyon sa Pilipinas at na-confine siya kahapon. Okay, I will, and thank you. He stared at her. What else do you feel besides swelling? She asked, meeting his gaze. Nothing. I just wanna say you are lovely and beautiful. He said mischievously. Rachel just smiled. See you tomorrow, Mr. Redford. Get well soon. Natatawang lumabas si Ali dahil sa kanandian ni Mr. Redford. Speechless ka sa banat ni Mr. Redford ah. Nasobrahan yata sa gamot ang damuhong yun. Napapatawang sagot niya. Sa 143 tayo. Excited na sabi ni Ali at binigay ang folder ng patient. Okay, last na to, diba? Tinanggap niya ang binigay na folder ni Ali. Oo, pero baka dito tayo mahihirapan.
Malaki yata ang problema ng isang to. Bulog niya habang papasok sila sa room. Tiningnan niya ang record ng patient, Nathan Torres. Tuloy-tuloy sila sa pagpasok. Nakita niya ang nakatalikod na pasyente. At alam niyang gising ito dahil nakuha ng television. "Good morning, Miss Torres. How are you?" she said cheerfully. Napatingin siya kay Ali nang wala man lang siya marinig na response dito at di man lang sila nililingon. Nagkibit-balikat lang si Ali. Saka siya tinilikuran at lumapit sa nakasabit na dextrose malapit sa pasyente. "I want to go home. Now!" Biglay sabi ng pasyente sa kanila. Biglang kumubog ng malakas ang puso ni Rachel dahil sa pamilya na boses na narinig niya. Pero hindi siya nagpahalata. Baka sa boses lamang ito ng taong matagal na niyang nakalimutan. "Well, sir, as I read your record, kahapon ka pa po naka-confine dito at malalim po ang mga sugat mo. Kailangan pa po mag-stay dito ng ilang araw." Malumanin na sagot niya at lumapit ito sa kinahihigaan ng pasyente. "I don't care. I don't want to stay in this hospital for long." Mading sabi niya sa kalumingon sa kanatatayuan ni Rachel. Nagsalubong ang mga tingin nila at pareho silang natigilan. "Nathan," bulong niya sa isip. Di niya akalaing dito pa sila magkikita. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Rachel na mapagsino ang pasyente. Namutla siya dahil sa madilim at walang kangiting-iting aura ni Nathan na nakatitig sa kanya. "Bakit naging Torres ang apelido niya? Hindi ba't Bluewood siya?" tanong niya sa isip. Napakagatlabi siya dahil natensi ang bigla. His gaze is very intimidating at di niya matagalan ang pagtitig sa kanya dahil nakakapaso ang bawat pagtitig nito. Yumuko siya tingin ng sugat sa mga braso nito at sa binti. Bumuntong hininga siya dahil feeling niya nawawalan siya ng oxygen sa katawan dahil sa lapit nila. Hindi niya talaga sukat akalain na magiging pasyente niya ang lalaking ayaw na sana niyang makita pa. Pinormalan niya ang mukha at tumaktong hindi niya ito nakilala. "Mr. Torres, katatlong araw lang po ang tinagal niyo dito, sir, para po maalagaan kayo ng tama at malapatan ng gamot on time." 3 days? I cannot breathe in this place." He frowned. Naiinis si Rachel sa inaas na nito, kaya iniangat niya ang kanyang tingin. Gusto niyang bulyawan nito dahil sa kasungitan at katigasan ng ulo. Ngunit nagbigil siya. She need to act professional at ayaw niya makita nito na may epekto pa rin ito sa sistema niya. Bumuntong hininga na lamang siya at tinitigan niya ito sa mata. "It is for your own good," matipid na sagot niya. Sir, ito po ang gamot niyo. Inumin niyo po ito pagkatapos kumain. Pain reliever at mga antibiotics para sa sugat niyo po." Wika ni Ali at nilapag ang gamot sa tray. Hindi umimik si Nathan, bagkos na kay Rachel lamang ang tingin. Si Rachel naman patay-mali siya lamang sa presensya ni Nathan habang ini-examine niya ito. Ingat na ingat siyang hindi sumagi ang kamay niya sa bawat pag-examine niya kay Nathan. "May nararamdaman pa po ba kayong kakaiba sa katawan, sir?" kapag kuway tanong niya. "Meron, Dok. Para magkakasakit na yata ako sa puso. Ang lakas ng kabog ng puso ko, di ko alam kung bakit." Sagot nitong nakatitig lamang sa maliit na mukha niya. Tumikim siya at napataas ang kilay niya. "Okay, Mr. Torres. Gagawa tayo ng masusing examination sa nararamdaman mo. As of now, kumain ka po muna at inumin mo ang gamot mo para gumaling ka na at makauwi." Formal na sabi niya. "Can you feed me? I can't feed myself." Seryosong tanong nito. Napalaki naman ang mata ni Rachel at napairap. Naaalol naman si Ali sa kanilang dalawa. Kinikilig ito habang pinagmamasdan si Rachel na pulang-pulang pisngi. "I can't move. Can you help me, Doc? Ouch!" Umakto itong nasasaktan at ipinikit ang mga mata. "Wala po ba kayong kasama, Mr. Torres? You need to have one here para may mag-a-assist sa'yo." Pilit niyang tinatago ang irita sa boses niya. "As you see, I'm alone. So please help me to take my medicine. It is your job to assist me here." Pagsusungit nito. Bumuntong hininga siya. "Ito, pain reliever." Malumanin na sabi niya. "Ipainom mo sakin. Kita mo naman nahihirapan ako." Sarcastic na sagot nito. Sumimangot si Rachel at sinubo niya ang gamot sa bibig nito at pinainom ng tubig. Napasulap siya ulit dito. Wala siyang mabasa sa mga mata nito. His eyes is dark and cold but handsome as always. "Ano kaya nangyari sa kanya? Bakit marami siyang sugat sa katawan?" tanong niya sa isip. "Bakit di mo tanungin? Inasarap mo na nga." Supalpal na naman ang isip niya. "Done checking my handsome face?" he said with amusement pagkatapos uminom ng tubig. Tinamurahan siya sa sinabi nito kaya nag-iwas siya ng tingin. Tumikim siya at di pinansin ang pang-aasar nito. "Get well soon, Mr. Torres. Kailangan mong sundin ang mga sinasabi namin sa iyo para makauwi ka kaagad." Sabi niya habang tinitingnan ang ginagawa ni Ali na pagpapalit na benda sa binti nito. "Sa bahay na lang ako magpapagaling. Pwede naman sigurong puntahan mo ako doon para mamonitor mong kalagayan ko."
Sagot nito habang inihiwalay ang mga titig sa maamuliang mukha. Mas mabuti po talaga kapag dito po muna kayo sa ospital. Sinulyapan niya ito at di na madilimang aura nito habang nakatitig sa kanya. I can pay you triple, basta pumahal ka lang na maging private doctor ko, he said pleading. I can't, Mr. Tones, but if you stay here in 3 days, I will take care of you, cause it's my obligation and my job. Seryosong sagot niya. Okay, as you wish, I will stay here. Sagot nito at pumikit na. Ngayon, bakas na sa mukha ni Nathan ang sakit at pagod. Malayang napagmasa ni Rachel si Nathan habang nakapikit ito. Ang amo na mukha niya kapag nakapikit, pero kapag gising parang mabangis na hayop at nakakainit ang pagmumukha. Stop staring at me, Doc Rachel. Hinahalay mo na yata ako sa isip mo. Biglay nagmulat ito at nakangiting nakatitig sa kanya. Bipolar? Huli pero hindi kulong. Pangaasar pa ng utak niya. Feeling ni Rachel napunta lahat ng dugo niya sa mukha dahil sa hiya. Ngunit nagkibit-balikat na lamang siya. Wala ka na po bang ibang concern, Mr. Torres? Wala ka bang nararamdaman na masakit sa ulo mo o kirot? Pag-iiba niya ng topic. Hindi umimik si Nathan. Tinitigan lamang siya. Kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. Okay po. In case na may maramdaman kang kirot at kakaiba, please inform us. Tapos na si Alice sa ginagawang paglilinis ng mga sugat niya. Kaya nakapagpaalam na sila. See you tomorrow, Mr. Torres. In case po sumakit ulit ang sugat niya at may kailangan kayo, tumawag lang po kayo sa nurse station. Wala silang narinig na salita sa kanya, kaya naglakad na sila palabas. Ngunit bago maisara ni Rachel ang pinto, ay nagsalita ito. Okay, but please, I want you to take care of me while I am here. And until my wound heal. Isang boses ng autoridad ang hindi niya kayang hindian. Gawin kaya ni Rachel ang hiling ni Nathan. Naalagaan niya ito hanggang sa pagaling ng binata? Ano nga bang dahilan bakit nagpanggap si Nathan Bluewood bilang Mr. Torres? Para lang ba makita at makausap si Rachel? O may ibang dahilan pa? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata.